dapat daw bawiin ang scholarship ng mga estudyante na sumasama sa makilos protesta laban sa gobyerno ayon sa National Youth Commission. Pero sabi ng CHED o ng Commission on Higher Education, bahagi ng freedom of expression ang pagsali ng mga estudyante sa mga protesta. May report si Marisol Abdurrahman. Tulad, labanan, huwag pahintulutan! Hindi na bago ang mga ganitong tagpo sa kalsada, mga estudyante na nagpro-protesta. Nag-walk at pasaklase ang ilan para lumahok sa rally. Ang National Youth Commission gustong ipabawi ang scholarship ng mga estudyanteng sumasama sa mga kilos protesta, lalo na raw yung mga gusto magpabagsak sa gobyerno. Nananawagan po ako kay Pangulong Duterte bilang head of our government to remove the government scholarships of all rebellious anti-government scholars. Nilalabanan ninyo ang ating mga pulis, ang ating mga sundalo, at nilalabanan ninyo at gusto nyo ipabaksak ang ating gobyerno. At kayo ay government scholars. Ayon pa kay Cardema, naging recruitment base daw ng NPA ang mga makakaliwang estudyante. Pinalagan ito ng ilang grupo ng mga estudyante sa bansa. Hindi tama na sila itanggalan ng scholarship dahil pinaglalaban lamang nila yung kanilang mga karapatan. Isa po yung kamalian at kabastusan sa napakaraming mga kabataan na gusto at nangangarap na magkaroon ng karapatan na makapag-aral. Kilalang taga-suporta ni Pangulong Duterte si Cardema na bago maging NYC chairman ay pinuno ng grupong Duterte Youth. Naging usap-usapan siya na mag-rally sa gitna ng People Power Monument noong 2017 kung saan kinumpronta siya ng mang-aawit na si Jim Paredes. Ask yourself, what happened? Why did you sell your soul? Bukod sa panukalang tanggalan ng scholarship ang mga lumalahok sa rally, inataas na din ni Cardema ang mga leader ng mga sanggunian kabataan sa buong bansa na isumbong sa National Youth Commission, ang mga youth leader na kontra sa gobyerno at kaalyado ng CPP-NPA-NDF. Yung mga ganyang paratang ay nagli-lead sa threats sa buhay ng mga organisasyon. Ayon sa Commission on Higher Education, may 1.3 million estudyante sa 119 public universities ang hindi na nagbabayad ng matrikula at miscellaneous fees. Para sa CHED, expression ng freedom of speech kung lalahok man sa mga rally pero nag-aaral pa rin. Pero sa mga napabayaan na ang pag-aaral dahil sa pagsali sa mga rally, siguro ang mangyayari dyan ay kung wala ka nang ginawa, kundi mamuliti ka at hindi ka na nag-aaral, ikaw ay matatanggal sa listahan kasi kung hindi ka student of good standing, hindi ka mapapasama sa mga eskwela ng bayan. Marisol Abdurrahman, GMA News.